guys! Welcome to my channel again! Today, isi-share ko naman sa inyo ang aking favorite na breakfast. Ito ang toast bread with banana and peanut butter with raspberry jelly. So, ito na yung ating banana. Isang piraso lang siya. I-slice natin ng maninipis lang. And by the way guys, please subscribe sa channel po ni Jadas TV. Siya po ang nag-iisa kong members sa aking channel. Ito po itong breakfast na to, and yung pang very comforting kapag medyo parang hindi maganda ang gising mo or medyo may pagka-stress ka, nakakaano po siya. Pero para sa akin na, masarap po siya kasi siya yung mix ng banana and tsaka peanut butter. Tapos may extra na jelly or jam. Kung ano pong jam or jelly ang inyong paborito, pwede pong blueberry, blackberry. Hindi ko pa lang po na-try ang mango, pero ano po yan? I-try nyo po. Peanut butter and mango jam. You try lang po. So, ito na yung ating toast na bread. Ayan. Wheat bread po ito. And then, gusto ko po siya crunchy. Pero, kung ayaw nyo po ng crunchy, okay lang. Ayan. 1 tablespoon po ang aking gagamitin na peanut butter. And ang ginagamit ko po ay yung chunky na peanut butter. So, para po may ano ka pa rin, may crunchiness na mangunguya-nguya ka talaga yung peanut. So, ayun din kung meron kayo, kung anong peanut butter ang meron kayo, yun po ang yung gamitin. Ayan. So, bali po ano yan, yung puno-puno po yung kutsara ng peanut butter. Ayan. So, spread mo lang. And then, this is, binili ko lang po yung aking tinapay, kaya sobrang nipis. At saka dahan-dahan ang paglalagay ko ng peanut butter kasi mabubutas siya sa sobrang nipis. Pero kapag po yung homemade bread ko ang ginagawa, ang ginagamit ko ay naku, masarap po. Pero ano, medyo ano po, hindi po ako nagawa ng tinapay itong linggo na to. So, kasi ang ginawa ko ay donut. Hindi ako nagawa ng loaf bread. So, pag naubos pa lang yung donut sa rep, saka pala ako makagawa ng bagong bread. So, ito po ang ating saging. Ilalagay na natin, ihanay mo lang dyan, i-file mo lang dyan, hanay-hanay lang, ayan, medyo i-press mo ng kaunti, ayan po, and then kapag kinakain ko po yan, hindi ko na ginagamit ng knife at saka ano, fork, kasi ano yan lang, talagang devour, bite to bite talaga po, masarap talaga siya, and sana po i-try nyo. Lalo na po ang mga bata. Kasi I used to serve this sa mga bata and then gustong-gusto po nila. So, iyan. So, i-try nyo lang po. Ayan. Lagyan na natin ng raspberry jam. Kasi iyon po ang stock ko dito, yung raspberry jam. Kasi nakabili ako ng isang balot and medyo maasim. Ginawa kong jam. Ayan. Kaya po siya ngayon ang gagamitin ko hanggang sa maubos yan. And then saka po tayo gagawa ng ibang jam. Spread mo lang. Ayan. Napakadali pong gumawa ng jam. Alam na po natin yan. O ano lang yan. Kung anong prutas meron ka. Tapos, lemon. Hindi ko pa na-try kung lagyan ng kalamansi. So, lemon and sugar. Kung gusto mo yung white sugar or brown sugar, pwede din. Ang ginamit ko po dito ay yung ano, yung organic na coconut sugar. So, ayun po. Kaya pwede po yung regular sugar. Kung anong sugar ang meron. Kaya lang pag na sugar ang gamit ko, siyempre medyo hindi mo makukuha yung tamang kulay ng ating raspberry jam kasi medyo magiging dark. Ayun po. So, ayan. And then, guys, isang bite lang nito. Parang tanggal na yung init ng ulo mo pag ito ay medyo stress. Ayun po. So, marami pong salamat sa inyong panonood dito. And then, ayan. Lalagyan po natin ng gagawa po tayo ng kape para partner niya. Ayan lang po, talagang coffee, toast, with peanut butter and banana. Very comforting breakfast. Para sa akin po yun, ha? Kasi hindi po ako kumakain ng heavy breakfast na may mga something. Basta toast bread, merong kaunting halaman o spread, yun po. And then, hindi rin po ako nagpapalaman sa breakfast na mga, yung medyo may mga alat. Basta, ang breakfast ko is something a little bit sweet. Ayun po. Doon lang ako kumukuha ng sugar ko sa breakfast. Ayan. So, and then meron tayong coffee. And guys, meron akong surprise sa aking coffee na na-discover ko na ang sarap at mabango na ilagay sa kape.
i-share ko sa inyo. Ayan, short video lang po ito at hindi ko na rin i-premiere. Kaya po, yan, makita nyo kulay green po yung aking gatas kasi po pandan condensed milk flavor. Ano? Condensed milk, pandan flavor. Ayan po. Ayan. So, masarap po siya. Meron po siyang pandan taste na medyo nakaka... parang appetizing din sa coffee. Ayun po. Appetizing sa coffee. Lahat naman may appetite pag din sa coffee. Basta, ayun po. May dagdag na sarap. Kaya, special po ito this morning. Kasi po nga, i-share ko sa inyo yung lahat ng aking comfort food po yan. Pero ano po ito, hindi po ito everyday, once in a while lang po, kapag medyo ano nga po, hindi maganda yung gising mo at ano. Ayan. Kasi po, yung medyo hindi maganda ang gising kasi nag-live ako kagabi. And then, meron pong nag-message na hindi masyadong maganda. Eh, hindi ko po na-delete, hindi ko napagtuunan ng pansin, and then napalo ni Lolo yung aking ano. So, kailangan kong putulin yung video ko, hanapin ko yung nasa gitna kung ano yung naging problema doon na ano, and tinanggal ko po iyon. So, bali, yung lahat po ng views ng aking video, na-delete na po yun, nawala po lahat ng views, at lahat po ng kung anong ating nakita doon, kinita o nakita, nawala na po yun. Kaya, yung kaunting natira na lang po doon sa video, yun na po ang ini-refer ko, yun lang po ang natira. Tapos, yun, nilagyan naman ni Lolo ng ano, nilagyan naman ang harang ni Lolo ulit nung maayos ko na yung video. Ayun po. So guys, maraming pong salamat sa panonood at sana po ay mag-join kayo sa aking almusal na to. And please po, inyo pong subukan kung mga busy mami, kapag yung Sabado ng umaga, walang trabaho, tapos yung iyong me time, itry mo po ito. Ilagay mo sa iyong tray, i-carry mo somewhere sa likod bahay, sa my garden, and then take this breakfast and oh my God. Very comforting po. Kasi yung matching ng banana at peanut butter, para sa akin na, is talagang very, very good po. So, please try, and kapag nagustuhan niyo po yung aking recipe na to, recipe ha, pagka-exe-exe, pakishare na lang po sa iba para po marami pang